yan. Ayan na natin magsalita ng marami dito dahil eto na nga ang ating drafting phase. Amihan Esports once again going against the Alliance. First ban, wala iba, kundi si Rengar. Rengar agad, ayaw nila ng Roar, pero Alliance will be banning that Akali. Okay lang daw, kahit sabi ni dito ni Akali, sige, ban nyo yung Akali ko, madami pa akong champion. Lee Sin will be ban galing sa side dito ng Amihan. Renekton, mukhang hindi na natin makikita ang mid lane Renekton dito ni Mitsura dahil grabe naman talaga bukod sa kunat, threatening din talaga sa mga lanes, and hinaharapan sila ng sobre. Yun nga lang, mag-open up yan ng Gragas, Camille is up as well, Rakansaya, ang dami pa mga open na champion dito, even the Janna ng Orthros natin dito, and ang dami pang champion. Yeah, uy, and this time, Amihan Esports will be having itong si Gragas sa kamay nila. Take it, ito yung ginamit ng Bigetron Esports sa kanila na nag-pattern around ng husto doon sa kanilang last game dito. And we're gonna be seeing, of course, Janna and Camille sa the Alliance. Amihan Esports also will be having Wukong. Sino man ang makita nila dito sa kanilang second pick. I think there's a possibility na magkaroon tayo ng Saya for the AD carry for Marksman. Tignan natin. Saya, that's gonna be picked by Mitsura. Tignan natin kung sinusunod sa the Alliance naman. Yeah, actually, pwede pa mag-rakan dito yung side na Amihan kung sakaling gusto nila mag-Sairakan combo. So far, hindi pa naman, I'm not sure kung nakita na natin Sairakan combo na hawak dito ng Amihan Esports or may mas better silang support para maibigay dito kay Orthros. Pero apparently, Alliance, kukunin nila ang Galio at Corki. Galio with combo with the Hexic Ultimatum nga neto ni Camille. Maganda yung pang second motion niya sa Kaling. May mahuli sila dito. Pero Darius pa din. So, meaning, Gragas will be, not a support, but a middle lane. Magnanami pa din sila dito. Wow. Nakita na natin yung mga namin na yan. It might be an advanced tidal wave to secure yung mga objectives or para nga naman iwas counter team fight. Counter din para sa Hextech Ultimatum ni Camille, no? Kung sakaling may mahuli sa kanila. Actually, maganda ito pag nagkataon, no? They have the blade collar. Siyempre, yung blade collar dito, pag masikip yung lugar, mas malakas yung pagkakataon dito ni Demon to root the enemy team. That goes to as well yung having yung kanilang tidal wave dito to set up that good face, yung masikip na lugar, and to set up the team fight as well. Tapos meron pa silang Cyclone and Mitsura with that Gragas as his champion. Pero mga kaibigan, Alliance as well, having, syempre, Garen, we have Camille. Ang ganda rin naman na kanilang combo combo dito. Pero overall, syempre, alam niyo na kung saan tayo buboto dito. This is Pansit, mga kaibigan. We're going sa ating pangalawang game. Uy! Sa ating apat na sunod-sunod na game na ito. Alliance vs. Amihan Esports. Mainit agad kasi init ng undocs. Grabe naman yun, Amihan, sir. Lima agad, men. Kala ko may mapapatay sila dun. Kala ko mapapasigaw na naman sila. Tabi, mainit. Ang nakaharang masasagasaan dito. Pero yun na nga, Amihan. Sharing lang ng XP. Darius sa may middle lane dito. Para nga naman, meron siyang one foot forward against this Garen. Pagdating nga sa levels. Pero bottom lane, kanya-kanyang harasan, kanya-kanyang bigayan lang. Feather sa bomba ni Corki dito. Pero chill bill lang din naman yung both the dragon lanes natin. So we see standard laning for both sides. But looking at the composition, no, halos actually lahat ng side ng Amihan, somehow may pang CC sila. Oo, tsaka marami kagad movement yung nangyari dito eh. Kanina nakita mo, di ba, nagtatakbuhan agad sila punta sa mid lane, gonna try to get that one kill para sa kanilang play, para sa kanilang champions dito. Pero as you mentioned, going sa ating standard laning phase, tamang pachi-pachi lamang at kuha lang ng mga farm nila dito. Pero magsisimula yung movement dito from Amihan Esports, matic list naman na yan, mga 2 to 3 minute mark na lagi nilang ginagawa, the cheese trap combo. Yep, indeed. Pero ngayon, kalmahan lang muna tayo. And mukhang hindi pa kasi din nagro-rotate itong si Wukong. Kung mag-rotate man siya, maybe at the top lane or at the bottom lane. Pero ito, middle lane natin. Suntukan sa dito mga kaibigan, Mitsura and Raven. Look at the damage coming dito from Raven alone. At ginamit na itong si Mitsura ang kanyang mga honey fruit dito to regenerate the HP that he lost after ng trade down in the mid lane. Nakita naman natin dito na lamang si Raven in terms of laning phase. Well, what need to keep in mind is syempre, he's using Galio. You know, pwede niya gamitin yung kanyang Winds of War. Pero ganoon din naman si Mitsura, pwede niya gamitin yung kanyang yung first kill dito, the barrel roll, tama. So yun yung pwede niyang gamitin to get that CS during the laning phase.
Yeah, hindi, hindi. Nagtaka lang ako kasi meron namang honeypruit dito. Ito si Galio. Pero Raven, nag-decide pa din siya na umuwi siya, no? Maybe, babi niya, mukhang hindi masyadong nasasaktan dito si Mitsura. Okay, pipick up na lang din ulit ako ng item para mamaya magamit ko pa nga naman yung honeypruit ko, sabi dito ni Raven, kung sakaling doon mag-rotate etong si Jelson. Pero si Jelson, nagsimula na siyang bumaba. But look at that warding coming from the side ng Alliance. Deep warding yan, makikita nila yung rotation dito ni Jelson kung sakaling balak niyang mag-rotate sa may bottom lane. Yun na nga eh, pinning na nga eh. So, guys, be careful. Kitang-kita daw sa CCTV. So, didistansya na sa safe distance dito yung mga bottom lanes ng Alliance. Yep, sinusubukan nilang ihanda kagad ang kanilang mga sarili dito dahil maganda yung deep ward dito. No? Having that ward alone can give you a lot of opportunity na ma-prepare yung sarili nyo sa mangyayaring team fight. Kung sakali na magkaroon ng gana bot line, at least they're ready. O kung sakali man na magkaroon dito ng pressure, or at least kung may makita sila na maparating kagad ng mga champion, they can back off kagad instantly. Pero 3-minute mark, mga kaibigan, wala pa rin movement na nangyayari from Amihan Esports. They're playing it really safe this time. And this is entirely different sa kanilang normal playstyle, no? Pero mukhang aabangan nila na mag-up muna yung Dragon. Yeah, malamang, malamang. And mukhang aabangan lang din nila na makabuo at least ng isang item, either itong si Wukong or sabihin natin, at least Gragas, no, to deal a lot of damage sa mga kalaban nila later on. Kasi ngayon, talagang lacking tayo sa damage sa lahat ng mga champion sa magkabilang kupunan. Pero 14 seconds, mag-up na yung Drake natin. Actually, hindi lang pala yung isang ward na yun sa jungle, yung commended sa Alliance, pati sa top lane eh. Andun yung mga daanan na pwedeng daanan dito ni Jelson or jungle na pwedeng panggalingan ng rotations niya. So, nilagyan na ng bumbilya agad ng Alliance doon para protektahan yung mga sarili nila para pagpadating na si Jelson, oy guys, padating na, taratago muna tayo or set up tayo. Pero ito na nga, sumiset up na yung Alliance sa may dragon natin, kay GG. Yep, and alam ito na kami yan, Esports. They know that they're about to start this dragon fight, pero instead, they're just gonna bait them out, try and wait patiently. Ito lang tayo pagkakataon habang ito na, sineset up na ng Amihan Esports as well, preparing for a teamfight. Pero lumasok na mga kaibigan, si SSK, ginamit na ang kanyang Hextech Ultimate. Sabihin na pa na magandang paggamit ng Heroes Entrance dito. That's gonna be the first blood kay Mitsura. Mitsura falling down. Jelson ginamit sa kanyang Cyclone. Masa able to kill champion dito, pero that's gonna be the Orthros. Demon Rider ginamit niya yung kanyang Featherstorm. The Bait Color as well, pinagdaradakdak na ni Carl dito. Oh my! And that's gonna be the ace! The symphony of skills! And the dunk it, Jonathan by Jelson! Sorry, it's Carl pala! Yeah, bakala ko medyo tagilid ng Vapor kasi unang bumagsak itong si Mitsura. Pero okay lang yan, sakripisyo. Kailangan natin yan upang manalo. 1-4-5 exchange. Very, very worth it sa side ng Amihan yun. Also, nakuha nila dito yung Drake. And yun nga, sinabi ko, the symphony of skills. The moment na nagdikit-dikit yung Alliance doon. Simula pa lang doon sa may bubble neto, ni Nami, ni Orthros, sabay pasok agad ni Saya, apat yung na-root doon ni Demon, sabay finishing na lang nung jab kasi wala na silang magawa dun eh. Ubus, pati pantubos yung mga natira sa Alliance. Actually, wala pala natira sa Alliance dun. Yung mga Alliance doon. Yeah, and as we keep on saying kanina, pag maliit yung lugar, malaking advantage siya kami ang Esports dito. Yeah, magandang pag-initiate dito coming from the Alliance. Hextech Ultimatum, tapos meron silang Heroes Entrance dito. Pretty much a secured kill talaga yun para sa kanila. Pero the rest of the members of Amihan Esports responded quickly para sa kanilang team. And gaya rin na sinabi mo dito, that Featherstorm was able to root 4 champion pag gamit yun ng kanyang blade color dito. No? So malaki talagang bagay for Amihan Esports yung pagkapanalo nila doon. Yeah. Dahil nga meron din silang dragon na nakuha. Referred now being started by the Alliance, and I don't think Bigay. They can contest this one. Bigay. Yeah, bigay na lang ng Amihan dito kasi nag-reset itong si Wukong. But, papaltan naman daw nila yan ng tower push at the bottom lane na ginawa nga neto ni Carl. Pero, yung Alliance, pwede kasi silang mag-take ng tower dito. Yaman lang din at nasa kanila yung Rift Herald. At mukhang minamata nila yung top lane. Papadating na sila. Kuya GG? Pinamata nila. Indeed, they have the referral up pa rin para sa kanilang kamay dito. That's gonna be secured first tier turret sa kanilang top lane. Pero first blood third turret, mga kaibigan, ay nakuha naman dito ng Amihan Esports. So goods pa rin para sa kanila ito. Lamang pa rin sila. Pero Yasu, tignan mo yung net worth na meron tayo kay CWJ versus kay Carl. Halos 3,000
yung pagkakaiba nila dito mas sa kanilang gold. Mas mayaman. Pili ko isang item. Actually, pabuo na ng second item. Itong si Carl habang... Uy, yung top lane natin. Habang tapos na nga mga kaibigan na pag-initiate dito, there's gonna be the Cyclone. Ito na Hero's Entrance. Gonna be securing that kill. May pang-dakdak pa siya dito. Dinakdakan niya yung isa. Nag-iinit yung kanyang apoy. Ito na naman, dakdak kay Cold and Fit. Tatlong kill na mga kaibigan dahil tatlong L sa kanyang pangalan. Carl gonna securing 3 kill. Dumugo na naman. Quadra kill. Pepenta nga ba? Ito nga ba kawan daw ng penta? Bigay nyo na. Ibigay nyo na. Tuloy nyo yung damage ng turret. Si WJ. Ito naman talaga si WJ. Huwag ka KJ si WJ. Sige na try yung security skill. Naglayuan na sila dito. Pero Blade Caller, kinuha ni Demon. Si Demon ang may kasalanan. Away-away muna tayo, Demon, dito. Dahil nakuha ni Demon. Blade Caller securing that kill. Okay lang yon. That's still a kill. Achilles a kill. Naubos pa rin na naman nila ng, yung Alliance again. Pero sayang naman, penta na. Medyo hindi naman naging bato pa. Pero still, nakakuha sila ng mga lots of kills coming from the side ng Amihan Esports. Nakakuha din sila ng Torre dun sa taas. So, panalong-panalo na din. 10-2 ang score natin. 8 minutes into the game. Ang sarap panoorin ng Amihan talaga kapag nananalo sila. Oo, talagang nakikita natin dito yung ibang playstyle na meron ang Amihan Esports. And after isang magandang clash, they're just making sure na ma-utilize talaga nila dito yung advantage nila. No? Just shows kung gaano sila ka-effective ngayon. And Carl, kanina kung sinabi ko, 2,000 lang yung ating gold dito against dito kay CWJ. Pero ngayon, 3,000 na. Palaki pa ng palaki. 34s, naka-dead man's plate na siya dito, going for Black Cleaver, I think, since meron siyang Ruby Crystal dito, and yung kanyang long sword. Tignan natin, Mitsuna, ginamit yung kanyang Kobe! Nice alley-oop dito, mga kaibigan, sa pool, sa loob ng gitna, namata ng gitna dito, mga kaibigan. The first result of the midday naman ay papalitan dito ng Alliance. They're gonna be taking this one. Dragon, on the other hand, magsisimula na ng Amihan Esports habang kinukuha nila yung referral muna to clean up. Yep, and nilinis muna nila dito. Actually, nakita sila doon ng Alliance na hindi naman nila tinuloy yung... Uy, cancel. Kita siya ng dragon, no? Pero ito, mid lane, Kuya GG. Mid lane nga, indeed. SSK, ang laki ng damage. Nag-proc naman na kanyang passive dito. Up na yung kanyang ultimate. Sigurado pag swag-tack naman siya dito ng isa. Yes, makakasecure na naman na siya pang kill. Dito natin kung makakaisa pa si Carl dito. Pero Carl, iniwan ang kanyang tropa. Nagpilitang gumamit ng kanyang ultimate. That's good din, mga kaibigan. Para lang makapitas na isang champion. Pero the damages is still there. Double kill para kay Demon. Inhabon nila dito, mga kaibigan, si Raven. Raven, ibon ka nga ba? Nice. Kakayanin mo nga bang takasin si Demon dito? That's grabe, triple kill para sa kanya. And the Baron, gonna go up. Pero isa na lang ang miyembro dito ng The Alliance. Dalawa na ulit. Grabe. Kita mo yung dodge doon ni Mitsura. Alam niyang babalik itong si Raven. Alam niyang sasapak eh. Pumunta siya over the wall. Pero sabi niya, nope. Please, nope. Sabay bumalik din siya agad. Flash in. And then boom. Patay na agad itong Galio. Itong Raven ng side ng Alliance. Pero Amihan Esports, grabe yung pag-juggle nila dito ng mga champions na pumapasok coming from the Alliance. The Tidal Wave, isa man ang nahuli. Pero patay naman sigurado. Nasa kabaong agad yung SSK na pumasok sa kanila with an Hextech Ultimatum, I believe. Pero yun na nga, no, Amihan rather, talagang kinlean up na lang nila kung sino yung dumadaan sa harapan nila dito. Hindi man nakataga, nakasulit ng taga, itong si Carl doon sa kinip niya na tatlo. Binax out niya yung tatlo eh, para ma-finish ng Amihan yung job na naiwan, yung mga champion na naiwan sa may bandang baba ng gitna natin. Pero ito na naman nag-group up. Group up na naman. Ginamit na kanyang Hextech Ultimatum pero di nag-connect dahil nga ginamit niya rin dito yung kanyang decoy just in time para maligtas ang kanyang sarili. Hindi pa nag-cooldown yung kanyang Hextech Ultimatum dito, so pwede niya pa rin niyang gamitin kung sakali na magkaroon ng T-fight dito. Pero Mitsura, eto na naman ang delivery boy, mga kaibigan. Ginamit na kanyang explosive cast pero hookshot out lang. Ginamit niya yung kanyang maneuver gear dito para maka-disengage coming in for the mid lane. The rest of the members of Amihan Esports, dito sila magaling. Ito talaga yung playstyle nila. Always securing, always making sure na mag-start agad sila ng Baron para ma-pressure yung kanilang kalaban na pumunta dyan. Wala explosive cast. Si WJ pasok sa loob, makaibigan, pero Baron yan para sa kanila. Sinubukan na gawin ng Dimension Standard. Dimension Justice, pero not gonna be enough. Secure that kill, mga kaibigan. Oh, another kill na naman para kay Carl. Makakaisa pa siya dito. Double kill for Demon. Si Demon parang hindi ADC. Masunod ng team fight. Triple kill para sa kanya. May Baron pa-padded ba para sa kanya?
Yep, indeed. Amihan, bilisan nyo. Magbaron tayo. Kaya natin to. Na-secure pa rin naman talaga nila yung baron dito. Actually, gusto ko sabihin, dalawa yung down na ultimate ng side ng Amihan dito habang Alliance. Kompleto yung mga ultimate nila dito. Pero din again, Amihan pa rin talaga. Talagang they, inihipan yung Alliance. Papalayo, inihipan pabalik ng base. And kita mo yung ginawa, I think yung bubble sa loob ng Baron, after that Baron, ang tagal nung litaw ng mga Alliance doon na pre-hit sila. And kanina nabanggit mo si Demon parang hindi ADC kasi siya yung nasa harapan. Why not? Kasi ang ninipis lang yung nasa harapan niya. Kayang-kayang i-kite away. Kayang-kayang normalin dito ni Demon. Dahil kita mo yung lamang natin sa pera sa kaban ni Demon dito kumpara kay Golden Pit mo ang ano ah, nilamig na nga ng tuluyan ang paa ni Golden Pit doon habang si Demon nako po mukhang dadalin na pabalik ng base. Dalawa na yung butas na inhibitor's turret ng side ng Alliance and meron tayong deep wards sa mismong base ng Alliance. Yes, and napakalaking advantage to for Amihan Esports to. Hindi lang yung kanilang gold na meron ngayon. Ang laki ng gold na yan. 5,000, I think. 6, 7. 7K na alas. Pero nagkakaroon naman ng teamfight dito na botlane, mga kaibigan. Heroes, Etrans, connected to Demon. Demon, makakatakas nga ba siya? Hindi siya makakatakas dito. Dahil wala nang magagawa ang kanyang tropa para tulungan siya. Nasa loob pa rin sila dito, mga kaibigan. Si WJ, still chasing dito si Otros. Otros, makakatakas nga ba siya dito? Magiging sushi nga ba siya? Oh, hindi, sinabi pa rin yan. Andito si Carl para tulungan ng kanyang tropa. The Aqua Prison will not connect. Pero question mark yan. Dahil ace pa naman yan, mga kaibigan. That's gonna be the second ace. Ilan? Third ace na yan. Para sa Amihan Esports. At wala nang paligoy-ligoy pa. Panglima na yan. Hindi ko na alam. Basta ang dami nilang ace dito para lang masecure yung game na ito, mga kaibigan. Amihan Esports earning them isa na naman win sa kanilang group B against Alliance. Yeah. And tinapos nila ang kanilang group group enemy. Kumbaga, group sworn enemy. Walang iba kundi ang Alliance with another win. Amihan, sila ang magiging number one sa kanilang group sa group B dito na binigyan nila yung Alliance ng 2-2. 2-2 ngayon yung Alliance. 2 wins, 2 lose. And Amihan, isa lang actually yung talo nila, no? Sayang yung kanina. Dapat all the way panalo sana yung Amihan. Pero a win is a win. Sila pa din talaga yung magiging numero uno. Not only sa mga Pilipino, pero para din sa sarili nilang group dito. Pero Alliance, medyo pinahirapan din naman nila yung Amihan somehow. Pero Amihan, alam na alam nila kung paano kontrolin, sino yung ipaprioritize. And Alliance, lagi silang nagkakahiwa-hiwalay. Literal, kasi pinapasabog sila ni Mitsura dito. That is right. Amihan, indeed na pumunta. Pumunta na sa Southeast Asia ang buong bagyo, mga kaibigan ng Amihan Esports dito. Again, was a very well-fought match naman dito for the Alliance. Siyempre, hindi naman natin i-discredit yung kanilang efforts dito. No? Talagang mahirap lang. Nagsimula lahat sa isang team fight at nag-translate na ito sunod-sunod sa tuloy-tuloy na lead na nakuha dito ng Amihan Esports. Pero mga kaibigan, ito muna pala ang ating opening of 5 play of the game kung saan makikita natin ang highlights. Ayun at mahirap katabakan dito sa laban na ito. Yeah, hindi lang pala yung mga feather, hindi lang pala blade color yung nagparoot doon sa apat na yon. May follow-up pa na tidal wave. So, paano ka pa makakaalis? Root ka na, lipad ka pa. And eto, nagkuyog gaming na naman talaga sila. Amihan, lahat ng bumangga, masasagasaan. And tignan mo yung tidal waves dito, kung paano nakikip yung behind. Natutuwa kay Rich doon. Nag-monsoon siya, trying to sustain itong sigarin. Pero parang ano, for me, parang medyo nagpakyut lang siya doon eh. Kasi napaka-vulnerable niya doon sa spot na yon. And then, dihamak naman na mas manipis siya kesa kay CWJ. And kita mo, nahahati yung Alliance dito habang pinupunit sa gitna ng Amihan yung stronghold ng Alliance. Paghihiwalay-hiwalayin sila, chasing na lang yung ibang matitira. Another tidal wave, magandang tidal wave para ma-negate yung pinasok na gulo neto ni SSK. And then clean up na lang talaga yung ginagawa dito ng Amihan. And dito naman nakita natin talaga na sinubukan din again mapalagan dito ng Alliance yung kanilang kalaban dito, Amihan Esports. Pero at the end of the day, Demon, kapag binigyan talaga dito ni Orthros ng Tidecaller's Blessing, itong si Demon, sobrang sakit na niyan. May slow hashtag na siya, bless. May bonus damage pa siya. Oh, talagang hashtag bless ka talaga. At meron ka pang pray emoji dito.
tidal wave bubble. Once again in this Baron team fight. Matik yan, lista mo na yan eh. Si WJ, nakita ko yung effort niya na gusto niya agawin yung Baron gamit yung kanyang Dimashian Justice dito, pero di yan naabot, kaibigan. Hindi mo talagang pipigilan yan. End of the day, Nexus will be taken down, syempre, by Amihan Esports getting them another win na naman. Overall, I think they are now currently at 4-1 score sa ating group stage. At syempre, match MVP, aray ko po 20. Aray mo shit, po 20. Diba? Ibigan, Carl MVP with 20.0 KDA. Yeah, I think ano, not 4-1 but 5-1. 4-1 sila kanina against sa Bigetron eh kasi natalo sila. 5-1 na sila and total of 6 matches yata lahat. So, yun nga, Amihan hitting pretty sa top 1 spot. Very well deserved talaga ni Carl dito. Actually, halos lahat sila eh. Pero ang kadalasan kasi it's either si Orthros or si Carl or minsan si Demon, pero ang madalas talaga sa kanila na pogi or MVP si Orthros talaga. Ayan, magdarak dyan si Otolus. But anyway, shoutout nga pala sa Orthros Fans Club and Orthros Fans Club dyan. Pero it is what it is. Amihan, binigyan na naman tayo ng napakagandang laro and napaka-satisfying na mga rotations as well as executions pagdating sa kanilang mga team fight. And syempre, Team Pinas, let's go! Yes, hindi tayo bias dito mga kaibigan. Wala ka bias dito. Ano ba naman? Halata na yan sa inyo mga kaibigan. Hindi kami bias dito. Talagang alam naman yan. And that's gonna be a good win for Amihan Esports. Syempre, nakita naman natin talaga na talagang intense yung laban. Pero I think this is it mga kaibigan. We're just gonna be... mamaya magkakaroon tayo ng konting break dito. Pero ang susunod na laban natin, Yasu, Geek Fam versus The Alliance. Santa ka na ba doon? Yeah. Ito, feeling ko, medyo ano, ramdam ko yung Alliance dito. Galit na naman sila, tinalo na naman sila ng Amihan, gigil na naman sila dito. Geek Fam, hopefully handa sila sa pwedeng ibigay sa kanila ni Alliance. But Alliance kasi hindi naman kasi talaga nagkulang sa kanilang mga rotations din. It just so happened na magaling lang din talaga mag-maneuver, lalo na magaling sumira ng defense yung Amihan dito. But it is what it is. Meron silang Geek Fam and Alliance mamaya, Bigetron and Alliance mamaya, Kuya GG. Tama ka dyan, Yasu. Pero saglit lang tayo mga kaibigan. Magkaroon tayo ng konting break dyan. Kaya dyan lang kayo. Dahil mamaya tayo, next game na. Thank you.
at gabi na naman, hindi pa natatapos ang ating Summer Super Cup dahil marami pa tayong bakbakan na kakaharapin at kami ulit na makakasama nyo. Ako nga pala si Yasu Biao, kasama ko dito si Kuya Gigi. What's good? What's good indeed, mga kaibigan. Ito na naman ang pinaka-goods dito dahil we're gonna be witnessing a match between the Alliance and Geek Fam para sa ating pangatlong second to the last match ngayong gawin ito, kung kaya siguraduhin nyong ihanda nyo lahat at pwede nyong ihanda dyan dahil bago pa natin maabot at mapanood ang ating laban, magpapasalamat muna tayo sa ating nagbabagang mga sponsor. Syempre wala iba kundi ang Docs na walang sawang sumusuporta sa ating event, ang lalong-lalo na ang mga malalakas na team ng Pilipinas. Matik yan, Team Pilipinas lang is the strongest. At syempre hindi mawawala ang Oppo. Experience gaming at full speed with Oppo A94 with its Helio P95 chipset, 6.43 inch.